rin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Thank you, kapatid, ihanda po natin ang sarili, ang ating mga puso dahil ito'y gagamitin natin sa pagpupuri ng Diyos. Yes, Lord. Lagi po nating inaasam na tayo'y laging malakas. Ngunit, mga kapatid, yung puso natin talagang mahina. Ang Diyos lamang ang makapagbigay ng kalakasan. Kaya ngayon, ang ating mga puso ay handa po natin. Let our hearts be the temple of the Holy Spirit. Yes, Lord. Let's open our hearts, brothers and sisters. Open it to the Lord. Give it to the Lord. Whatever is in your heart. Be the temple of your Spirit. Yes, Jesus. Let my spirit fill the walls of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit fill the warmth of your let my heart
sa presensya ng Diyos. Amen! Amen! Kaya nandito tayong lahat ngayon. Nandito na tayo'y nagtatagumpay. Amen! Amen! Hindi pa nagsimula ang gawain, tayo ay tagumpay na. Amen! Dahil ngayon, ibuhos niya ang mga pagpapala. Amen! Malakas na palakpak para ni Yahweh El Shaddai. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Lahat ba ay naghihintay? Amen! Amen. Amen. Hinihintay natin ang pagpapala ng Diyos na bubuhos. Amen. Amen. Inaasam natin ang kanyang presensya. Dahil mga kapatid, yung presensya niya ay nagbigay sa atin ng kalakasan. Amen. Tayo ngayon ay narito. Naghihintay, inaasam natin ang kanyang presensya na maranasan. Amen. Amen. Praise the Lord. Woo! Praise the Lord. Taas na kamay palakpak. Habang mapalakpak, sumasayaw. Lord to God, igalaw ang katawan. Let us enjoy the presence of the Lord. Amen. Panginoon, ako ay narito ngayon. Here we go, sing to the Lord. Ako ay narito ngayon. Naghihintay. Naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muli. Maranasan. Ako ay narito ngayon. Nananabig na ba kayo? Nananabig na makita luwang hati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon. Ako ay narito. Ang lahat ay sumayaw. Amen. Praise the Lord. Nasama-sama presensya mo'y muli kumaranas. Ay narito nananabing nananabing. Amen. Praise the Lord. Nananabing na makita. Amen. Luwan hati ng iyong ito na. Masayaw na po. Sumasayaw na naman sa galang tumatawa. Nananabing na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya, malaya, malaya ka. Amen! Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Praise the Lord! Hallelujah! Taas na kamay, palakpak. Lahat ng nanabik sa presensya ng Diyos, sumayaw! Ako ay narito!
Umawit sa Lord. Hallelujah. Here we go. Praise. Ako ay narito ngayon. Naghihita. Amen. Nasang kasang presensya mo'y muli umaranas. Ako ay narito ngayon. Nanabig na makita luwalhati ng iyong mga lumundag sayaw na nga sa galak tumatawa. Nanabig na makita muli mong pagbisit Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, malaya, malaya, malaya pa. Yes, Lord! Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong sumasayaw na nga! Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabig na mapita, muli mong pagbisik. Panginoong Jesus, ay malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyong. Sumasayaw na mamon, sumasayaw na ka. Taas ang amay palapak, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya, malaya, malaya ka. Yes, Lord! Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyong. Sumasayaw na nga, lumutang! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananamig na makita, muli mo. Masaya ba kayo? Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malaya, malaya, malaya ka. Maguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyong. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sabi po dito sa Salmo 92 verse 1. Ang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos ay isang mabuting bagay. Amen. Kaya karapat-dapat na tayo ay laging magpasalamat praise sa Kanya. Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Sa pag-ibig mo. Praise the Lord.
Hallelujah. Kung may pagsubok man o kagipitan, glory to God. Tayo ay may lalapitan. Amen. Here we go. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin. Hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Oh, Jesus. O Jesus, na pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa pag-ibig mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Buhay ko na murihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumaman. Wala lang ibang naisip pa. Ipasalamatan ka. Buhay ko na murihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumabang. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na kuhihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumabang. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmamahal sa akin nang katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piliin mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piliin mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Amen! Tayo ay magsasaya sa piling ng Diyos. Amen! Amen! Malakas na malakbak para ni Yahweh El Shaddai. Praise the Lord! Amen! Hallelujah. Amen! Hallelujah! Thank you, praise Jesus. The Lord! Amen! Thank you, Lord! Kaya thank mga kapatid, Jesus, karapat dapat talaga na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Amen. Minsan, may mga darating sa atin na mga pagpapala ngunit hindi natin napapansin. Kaya ngayon, mga kapatid, ating ibigay sa Kanya ang pasalamat sa Kanya. Sabihin natin sa Panginoon, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sunuran natin ng malakas na palakpak para ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Yan ay pasasalamat sa ating buhay na Diyos, Yahweh El Shaddai. Mga kapatid, tayo'y may isang hangarin. Tayo, mga kapatid, gusto nating makapunta sa inilaan na tahanan ng Panginoon para sa atin. Kaya ngayon, ating ilaan sa Kanya ang ating puso. Isang tinig tayong manalangin sa Kanya, mga kapatid. Idulog natin sa Kanya kung anuman ang nasa ating puso. With one voice, one heart, one mind, we will sing to Him. We'll offer to Him ourselves, yes, Lord. Our presence. God wanted it so that His presence will come in our hearts, in our daily lives. Hallelujah. Once again, brothers and sisters,
Just let your hearts be open with the Lord. Father, we ask of you this day. Yes, Lord. Come and heal our land. Knit our hearts together that your glory may be seen in us. Then the world will know that Jesus Christ is Lord. Once again, Father, we ask of you this day. Come and heal our land. These are hearts together that your glory may be seen in us. Then the world will know that Jesus Christ is Lord. Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant let us be one voice. Well, thank you only for you, this. Only
Thank you.
trust the Lord. Trust the Lord, all my soul. Trust the Lord, all my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Take the Lord. With hands lifted up high, let us now praise the Lord. Through your love and truth.
Sa lahat, ikaw ang aming Yahweh El Shaddai. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Purihin ka, O Diyos, sa lugar na ito. Purihin ka sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, O Diyos, salamat sa panibagong pagkakataon na minsan pa kami dinila mo sa lugar na ito, Panginoon, upang minsan pa maranasan ang bawat isa ng Panginoon ang iyong banal na presensya. Yes, Lord. O Diyos, tunay nga po sa pamagitan ng mga salita, ito po itumimo muli sa iyong puso at sa aming kalooban upang ito'y magsilbing instrumento upang bawat isa ayon, O Diyos, na punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng mga kabiguan, punong-puno ng pagkabalisa, ay masumpukan na yung Panginoon ng pag-asang nagmumula sa inyo. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang apat na sulok ng bulwagang ito at ayaan niyo po, O Diyos, na minsan pa ikaw ang may taas, ikaw ang mapurihan at ikaw ang maparangalan. Nagtitiwala po kami, O Diyos, na sa bawat panalang aming itataas ngayon, answered prayer ang tugon niyo po, Panginoon. Sapagkat nagtitiwala kami na saan man may dalawa o tatlo nagkatipon sa iyong pangalan, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Kaya't, O Diyos, narito ka, kasama ka namin. Kaya't marapat lamang na bawat isa ayon, Panginoon, ay magbalik ng papuri, pasalamat, pagsamba, at paglilingkod sa iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na iyong Panginoon, sa ngalan mo, Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen and Amen. Oh,
gospel for today shall be taken from the Gospel of St. Matthew, chapter 6, verse 25 to 34. Matthew, chapter 6, verse 25 to 34. Sumayin niyo po ang Panginoon. Okay? For this reason, I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink, nor your body as to what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air, that they do not sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not worth much more than they? And who of you, by being worried, can add a single hour to his life? And why are you worried about clothing? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil, nor do they spin. Yet, I say to you that even Solomon, in all his glory, clothed himself like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will he not much more clothe you, you of little faith? Do not worry then, saying, what will we eat, or what we will drink, or what we will wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all of these things. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for himself. Each day has enough trouble of its own. Ito ang buting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Punin po natin ating mga prayer requests. Then, sumasandaling ito, ilagay natin sa ating dibdib yung ating mga prayer requests. Marami ba kayong mga alalahanin sa buhay? Amen. Marami tayong mga alalahanin sa buhay? Amen. Yung pang mga nakasulat sa prayer request, yun ba yung mga bagay na nagbibigay ng kabalisahan sa inyo? Ngayon, isara natin yung ating mga mata and let us close our eyes and tingnan natin sa ating balitatao si Jesus na nasa ating harapan. If you are in front of the King, you can ask anything. Kapag nasa harapan ka ng Diyos, hingin mo na kung ano yung gusto mo. Because our God never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ is saved. Jesus Christ is saved. Jesus Christ is same yesterday, the same today, the same forever. Jesus Christ is same. Jesus Christ is same. Jesus Christ is same. Jesus Christ, the same yesterday, same yesterday, the same today, the same today, the same forever. Let us declare, Jesus Christ, the same, Jesus Christ, the same. Jesus Christ, this is.
yesterday, the same today, the same forever. Itas natin ating mga prayer requests. Thank you, Jesus. O dakilang Ama, banal na Diyos, kayo ang pinagmumula ng lahat ng ayong mga pangailangan. Yes, Lord. Sabi niyo, O Diyos, kayo hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Yes, Jesus. Kung paano ka, O Diyos, patuloy nagmamahal sa iyong bayan, patuloy ka pa rin nagmamahal sa amin ngayon, Panginoon. Yes, Lord. Nagtitiwala kami, Ama, na lahat ng mga prayer request na itinatas namin ngayon ay yung tutugunin at ipagkakalaw sa amin, O Diyos, sa tamang panahon, ayon sa iyong kalooban, ang bawat biyayang iyong inilaan para sa amin. Yes, Jesus. O Diyos, at kami nagtitiwala ng lahat ng ito'y amin tinanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y pasamantala magsiupo. Hindi pa po tapos ang gawain. Ha? So, purihin ang Panginoon ang malakas na malakas. Hallelujah. Glory to God. So, kumusta na po mga anak ng Diyos? Kung ganoon, papurihin natin malakas ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Glory to God. So our topic for today is about faith in God cast our worries. Sabihin niyo nga, faith in God cast out our worries. Niniwala kayo roon? Kaya pinataas ko na kanina yung mga prayer request natin kasi para habang nakikinig tayo, hindi na tayo nagwo-worry. No, baka mamaya, baka makalimutan ipataas mamaya yung prayer request kayo. Importante pa naman to. Amen? So para makapakinig tayo ng maayos, mainam, pakinggan natin yung buting balita ng ating Panginoon. Amen? Because many of us and most of us worries. Amen po ba? Karamihan sa atin ay laging at madalas nag-aalala. Sino rito hindi nag-aalala at asang kamay? Buti na lang wala. Kundi siya ang pinakamaswerteng tao sa lugar na ito. So all of us worries. Bakit? Sapagkat yun ang nature natin. Na tayo ay mag-alala, tayo ay mag-worry. Sabi nga, sino sa atin ang hindi nag-worry? We worry about everything. We worry of so many things. Marami tayong kinakabalisahan. Amen po ba? Marami tayong bagay na inaalala. So, dahil dito, ayaw ng Panginoon na tayo ay mag-alala. Naniniwala kayo ron? Ayaw ng Diyos na tayo ay nag-aalala. Bakit? Kasi ang pag-aalala, yung worry, paumpisa lang yan. Kumbaga sa katawan yung ikay mayroong salugsog. Maliit lang yan, pero kapag tumatagal, no? Nagkakaroon ng sugat, lumalaki, no? Hanggang sa nagiging pigsa, no? So, ganun ang worries. Bakit? Kapag ikaw ay merong mga kabalisahan sa buhay, unti-unti nagkakaroon ka ng takot. Amen? Kapag nagkakaroon ka, punong-puno na yung buhay mo ng takot, nawawalan ka ng pananampalataya. Amen? Kapag punong-puno na ng takot at wala kang pananampalataya, no? Punong-punuan, nawawalan ka ng kapayapaan. Amen? So, ayaw ng Diyos na tayo ay mag-worry. Kaya nga, dito, sabi ng Panginoon sa atin, sa binasa natin sa Matthew chapter 5, verse 25, "For this reason, I say to you, do not be worried about your life." Huwag tayong masyadong nag-aalala sa buhay nyo, sa buhay natin, as to what you will eat, what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing?
Hindi ba mas mahalaga yung katawan natin kesa doon sa damit na isusuot natin sa ating katawan? No? Di ba mas mahalaga yung buhay natin kesa doon sa ating kakainin? Ibig sabihin ng Diyos, no? Ang tanong niya kasi doon sa verse 27, kung babasahin natin, sa pamagitan ba ng pag-aalala, makakaragdag ba ito ng kahit isang oras sa buhay natin? Makakatulong ba sa atin yung pag-aalala kapag tayo'y patuloy na nag-aalala? Ano ang sagot? Hindi. Hindi madudugtungan ng pag-aalala ang buhay natin. So sabi nga, so why worry? Bakit tayo mag-aalala? Sabi nga sa napanood natin, nakalimutan ko na tayo, sabi niya, Hakuna Matata. Di ba? So worry-free, yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, ang hindi tayo nag-aalala. Bakit? Sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen. Pupurihan natin kilang Yahweh El Shaddai. Hallelujah. So, why we worry of so many things? Bakit ba tayo masyadong nag-aalala? At ano mga bagay na naging dahilan kung bakit tayo nag-aalala? Sabi nga rito, do not worry about what you will eat. Ibig sabihin, pagkain. Payo pa naman, di ba? Habang kumakain pa lang tayo ng tanghalian, iniisip mo na, ano kaya ang kakainin ko mamayang hapunan? Di po ba? Minsan, nag-worry tayo, di natin alam kung ano yung ating lulutuin mamayang gabi. Di natin alam kung ano yung menu na gagawin mo. So, you worry. Nag-aalala ka. No? We worry about what we will eat. What to cook? Ano yung ating ilulutuin? No? What to eat? Ano yung klase ng pagkain kakainin natin? Amen? So, tinan mo, no? Ang tao masyadong nag-aalala sa pagkain. No? Kapag nasobra naman tayo ng kain, nag-aalala naman tayo kasi lumalaki yung ating bilbil. No? So, pag hindi naman tayo kumakain, tayo naman yung namamayat. So, pag namamayat ka, gusto mo naman kumain ng kumain. So, we worry about too much about food. Amen? Kung ano yung klase ng pagkain kakainin natin. At isa pa, minsan, nag-aala rin tayo, no? Nagluto ka nga ng baboy, di ba? Minudo, okay, magugutom ha? So, nagluto nga tayo. Then, nag-aala ka naman, pag tinignan mo yung niluto mo, nako, nakaka-high blood ito. No? So, nag-worry ka naman, kasi pag kinain mo yun, sasabihin mo, nako, tataas naman ang pressure ko nito. Nako, nagluto ako ng munggo. Nako, yung arthritis ko na naman mamaya, sigurado sasakit na naman. No? So, worry. So, may mga bagay tayong ginagawa, pero nag-aalala naman tayo. Then, sabi rito, we worry about what we drink. No? Ano ba yung ating iinumin? No? Iinom ba tayo ng soft drinks? Iinom ba tayo ng ganito? So, isa pa yun sa mga pinag-aala na. Then, we worry about our body, our physical appearance. Usually, tayo napaka-conscious natin sa ating mga katawan, lalo na mga Pilipino. Amen? So, hindi maintindihan ng Diyos kung ano yung gagawin sa atin. Bakit? Lagi tayong conscious sa katawan natin. Hindi tayo makontento sa kulay na ganito. Gusto natin maputi. So, tayo naman lagay ng kung ano-ano sa ating katawan. Ang laman ng ating mga eskaparate ay puro mga pampaputi, pampabeauty, pampabata. Huh? Glota, kung ano-ano na lang. No? So, kung ano-ano nakalagay sa, no? Sa ating mga tukador. Kung ano-ano nakalagay sa mga bag natin. No? No? Pampaganda, pampabata. Amen? So, we are conscious tayo. So we worry about our body, no? Nagwo-worry tayo. Bakit? Kasi gusto natin, minsan gusto natin maputi. Pero ibang lahi naman, no, lalo na 'yung mga puti naman, inggit-inggit naman sa kulay natin. No? Tingnan mo, pag nagpunta ka ng beach, no? Pag umaga, wala pang araw, mga Pilipino ang dami. Pag partak ng alas 9, wala na 'yung mga Pilipino, pumalit naman mga puti. Kapag wala na mga puti, mga Indiano naman ang kapalit. No? So, naobserbahan niyo ba yon? Kasi tayo ayaw nating umitim. No? Kaya iwas lagi tayo. So, we are conscious about how we look like.
kung ano yung ating itsura. No? Kaya nga every time kapag nagsasalamin ka, lagi kang nakatingin sa salamin. Hindi mo maintindihan kung ano yung klaseng mukha daw. So, napaka-conscious natin, no? Conscious tayo sa ating katawan. What clothes I will wear? Ano ba yung klaseng damit na susuotin ko? No? Napakatagal nating magbihis, bakit? Di natin alam. Kanina nga lang sa meeting natin, 'di ba? Di natin alam kung anong klaseng damit yung ating gagamitin para sa anniversary. So ganun ang napaka-concern natin sa katawan natin. Ano yung magiging impression ng iba kapag nakita tayo? So we are also worried about our reputation. Lalo na kapag nag-outreach tayo sa OWA. Minsan, pag tinatanong mo sila ano yung kanilang worry, ang worry nila, pag uwi nila, ano yung sasabihin ng kanilang kamag-anak sa kanila dahil doon sa kanilang, sa mga bagay na nangyari sa kanila. Sabi nila, nahihiya ako kasi baka sabihin ng kapitbahay ko, nag-abroad nga ako pero hindi naman ako naging mapalad sa abroad. Sometimes, we worry too much kung ano yung sasabihin ng iba. Di ba? At sa maraming pagkakataon, lagi nating inilalagay yung sarili natin doon sa mga bagay na kung saan minsan hindi tayo makakilos ng maayos, bakit iniisip mo kung ano yung iniisipin ng iba sa'yo. Di po ba? Amen? So, there are so many people also worry about their finances. Lalong-lalo na. So, maraming tao lagi nag-aalala pagdating sa pera. Bakit? Kasi sabi nila, nako, sumahod na naman pero lilipat lang yung sahod ko. Katulad ng Sister Yoli, wala pang sahod, di ba? So, we worry, bakit? Andiyan na naman yung credit card. No? So, finances. Marami tayong pinagkakaabalahan, marami tayong pagkabali sa pagdating sa pera. No? Kung meron tayong mga obligation, meron tayong mga dapat bayaran. So, inaalala natin yon. Amen? At madalas, lagi at iniisip sarili natin, kulang, kulang, kulang. Kaya naman, kulang nga, di ba? Amen? So, maraming tao hindi makapag-asawa because they worry. Ha? Nag-worry sila kasi, nako, tumatanda na ako. Sabi ko last year, mag-aasawa na ako last year, pero wala pa nag-propose sa akin. Yung akin napupusuhan, hindi pa yung nag-propose ngayon. So we worry, no? So, sasabihin natin, nag-worry tayo kasi gusto na magpakasal, pero ang problema naman, wala pa kaming pera. Sabi niya, kapag mura na daw ang bigas. Sa tingin niyo, kaya mumura pa ang bigas? Ibig sabihin, ayaw mo talaga mag-asawa. Paghantay yung magmura yung bigas, ayaw mo talaga mag-asawa. Amen. So, we worry about our children. Nag-aalala tayo doon sa mga anak natin. No, naalala ko tuloy si Ninong Albert na sabi niya, iniisip niya dati, ano kaya mangyayari sa anak ko kapag nawala kami? Kasi, kung kilala niyo, matatandaan si Brother Albert, sabi niya, nagkaroon kasi sila ng bunsong anak on the stage na medyo may edad na sila. So, tinatanong niya sa sarili niya, ano kaya mangyayari kay Adam kapag kami ay tumanda? Sino mag-aalaga sa anak namin? Pero at the end, na-realize niya, kung ako nga, no, lumaki ako na hindi ko nakita ni minsan yung tunay kong magulang, no, hindi ako pinabayaan ng Diyos, alam ko, ganun din ang gagawin ng Diyos sa anak ko. Amen? So, purihin natin Panginoon. So, nag-aalala tayo paano yung paglaki ng mga bata, paano yung pag-aaral ng mga bata, pataas ng pataas ang bilihin, pataas ng pataas yung mga tuition, no, who will take care of them, sino yung mag-aalaga sa kanila. So, marami tayong worries. Amen? So, ang tanong, why we are worried so much? Bakit ba tayo masyado nag-aalala? Unang-una, because of fear. Dahil sa takot natin. Madalas kasi natatakot tayo sa mga bagay na hindi naman natin talaga alam. No? Fear of the unknown. Ibig sabihin, minsan, tayo lang ang gumagawa ng sarili nating kakatakutan. Naniniwala kayo roon?
tayo lang minsan ang gumagawa ng mga bagay ng katatakutan natin. Bakit? Ang sabi sa Biblia, ang sabi sa binasa natin, sapat na yung araw na ito, no? At yung bukas may sariling problema, huwag mo nang masyadong alalahanin. Bakit? Nakakasiguro ka ba sa bukas andun ka pa? Amen? Ibig sabihin, kung anong biyayang meron ka ngayon, pasalamatan mo sa Diyos. At yung bukas, ipagkatiwala mo sa Panginoon na hindi ka papabayaan ng Diyos, katulad ng hindi niya pagpapabaya ngayon. Amen? Purihin natin Panginoon. Hallelujah. So, there are so many times we create our own worries. No? Minsan, nag-worry tayo. Bakit? Sasabihin mo, yung asawa ko sa Pilipinas, ano kayang ginagawa ngayon? No? So, you create your own worries. Nag-aalala ka nung mga, yung mga tao na hindi naman alam kung ano yung ginagawa nila. Which is, hindi naman talaga natin kontrolado. Amen po ba? So, we usually fear, we usually worry so many things that out of our control. No? Hindi naman talaga natin kontrolado yung mga bagay na yon. So, bakit tayo mag-aalala? Amen? So, matatanda ninyo, sa 1 Samuel, ito yung pagkakataon ni yung mga Israelita, every morning sila ay nagwo-worry. Every morning sila ay takot na takot. Bakit? Kasi doon sa boundary, no, sa boundary na kung saan yung mga Pilisteo, yung mga Palestine at sa mga sundalo ng mga Israel, ng Israel, harapan sila ngayon, harapan. So ngayon, ang mga Israelita during that time, takot na takot sila sapagkat, no, sapagkat every morning kasi mayroong naghahamon sa kanila. Sino ang umahamon sa kanila? Si Goliath. Ang sabi ni Goliath, no, wag nating patagalin 'to. Pumili kayo ng isa sa mga sundalo ninyo para kalabanin ako. Si Goliath, ang laki. No? At tapos ang sabi ni Goliath, kapag natalo na sundalo ninyo ako, lahat kami mga Pilisteo ay magiging alipin ng mga ng Israel. At kapag natalo ko naman, sabi ni Goliath, ang sundalo nyo, no? Nung kayo naman, mga Israelita, ay magiging alipin namin. So, since during that time, nai-intimidate yung mga Israelita, yung mga sundalo, sapagkat sino ang ipanlalaban nila kay Goliath na napakalaki. No? Eh si Goliath, kung babasahin natin yung kundun, is talagang fully armored siya. Ibig sabihin, andun yung kanyang helmet, andun kompleto yung kanyang kasuotang pandigma. At advantage niya, siya ay napakalaki. No? Talagang sabi mo nga, higante. Kung babasahin yung description, talagang napakalaki. So, andun yung worry ng mga sundalo. Sino yung kanilang ipantatapat para matalo nila si Goliath? No? So, they are worry every morning. Araw-araw, lagi sila nag-aalala. So, kaya minsan, no, itong si David, no, pastol pa lang siya noon, lumapit siya kay Saul. Kay Haring Saul, sabi niya, hayaan niyo po na ako ang lumaban sa Goliath na ito. Ano ang sabi ni Saul? Pinagtawanan, ikaw musmus ka pa para labanan mo si Goliath. No? So, paano mo lalabanan ang Goliath na ito samantala ikaw ay isang pastol lang? Sabi, anong sabi ni David? Kung paano po ako iningatan ng Panginoon, kung paano po ako iningatan ng Diyos, habang ako'y nagpapastol, habang aking kinakalaban yung mga leon o mga ligaw na oso, alam kong ibibigay sa akin ng Diyos ang Goliath na ito. Amen? So, sa mga sumunod na istorya, nakita natin na natalo ni David si Goliath. Amen po ba? So, worry. Sa buhay natin mga kapatid, mas madalas ang tinitingnan natin sa buhay natin ay yung kalakihan ng problema natin. Every morning or every day, kapag tinitingnan natin yung kalakihan ng problema natin, hindi natin nakikita yung kalakihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kapag tinitingnan mo ang kalakihan ng problema
o kalakihan ng bill mo sa credit card, hindi mo makikita ang mas malaki ang Diyos kaysa doon sa babayaran mo. Amen po ba? Kapag nakatuon tayo sa bagay na maliit, yan ay lumalaki. Subalit kapag ibabaling natin ang tingin doon sa kabila ng kalakihan ng problema natin, makikita natin mas malaki ang ating Diyos kesa doon sa problema ang ating hinaharap. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. So, fear. Yung worry, nagkikreate ng fear sa atin. No, takot ka na uli mag-asawa kasi nasaktan ka minsan, di ba? So, takot ka uli magmahal. Pero ang sabi ng Apo Hiking, no, ba, kay sarap magmahal, no? Sabi roon, subukan mong magmahal o giliw ko. Kakaibang ligaya ang matata mo, di ba? So, ibig sabihin, kalimutan natin o wag na masyadong tingnan yung mga bagay na nasa harapan mo sapagkat yun ang magpapahina sa'yo. Subalit kapag itingin mo, ibalik mo ang iyong paningin, you focus our eyes or fix our eyes to Jesus, makikita mo mas kayang-kaya at mas malaki ang Diyos natin kaysa mga problema ang kakaharapin natin araw-araw. Amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. So, we fear. We worry so much because of our fear. At pangalawa, sabi, because of lack of faith. Tayo ay nag-worry bakit sa kakulangan ng ating pananampalataya. Ang sabi roon, di ba, nabanggit doon, you of little faith, kayo na kailiit ang inyong pananampalataya. No? So, sinasabi rito, sabi niya, but if God so clothes the grass of the field which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will He not much more clothe you? You of little faith. So, sa kaliitan ng ating pananampalataya, minsan hindi natin nakikita yung kalakihan ng Diyos natin. Amen? Lagi natin tatandaan that our God knows best. Yung Diyos natin ang siyang mas nakakaalam kesa sa atin. Amen? Kaya huwag tayo dapat mag-alala. So, ibabahagi ko lang, siguro naikwento ko sa inyo ito, di ba mayroon isang mama, no? Mayroon isang mama na nagpapahinga sa ilalim ng puno ng duhat. So habang siya ay nagpapahinga, nakasakay siya sa swing, at ang sabi niya, nakita niya yung puno ng duhat. Kung totoong may Diyos, bakit? Kung totoong maalam ang Diyos, bakit ang Diyos kahoy ito ng duhat, pero ang kanyang bunga maliliit? Samantalang yung kalabasa, ang lalaki ng bunga, pero yung kanyang vine, ay maliit. Dapat siguro, dahil puno ito, malaking bunga, kayang-kayang dalhin niya. At yung vine, maliliit lang na bunga. So hindi pa siya matatapos mag-isip, biglang nalaglag yung duhat, yung dalawang duhat sa mukha niya. At bigla siyang napatalon doon sa kanyang swing, no? Sa kanyang duyan, at biglang lumuhod. Ang sabi niya, oo nga, tama kayo. Mas maalam ang Diyos. Kasi kung yung dalawang duhat ay kalabasa, tumama sa mukha ko, sigurado papunta na ako kay Becky Bello. Amen? So mas maalam ang Diyos. So, it is because lack of our faith. Minsan hindi natin alam. Akala kasi natin minsan mas maalam tayo kaysa Diyos. Mas maalam ang Diyos kaysa atin. So, bakit tayo nag-worry? Kasi akala natin, kaya natin gawin lahat ng bagay. As minsan, iniisip natin na limitado yung kakayahan natin para isolve yung problema natin. Sinasabihin natin, ako, hindi ko to kaya. Malaki yung problema. So, paano ko haharapin to? So, iniisip mo agad yung limitasyon mo. Totoo, may limitasyon tayo. Pero ang Diyos natin, walang limitasyon. Amen. Purihin natin na kailang Yahweh Shaddai. Hallelujah. Kung sa sarili lang ng pamamaraan, kulang ang kaalaman natin. Amen? Kung sa sarili nating kakayahan, kulang ang kakayahan natin para tugunan, para i-resolve lahat ng problema di pinagdadaanan natin o hinaharap natin. Subalit, kapag ibinigay natin yung ating pananampalataya,
pinaktis natin ating pananampalataya, makikita natin na laging mayroong nakalaang mabuti ang Diyos sa bawat isa. Amen? Laging may nakalaang mas mabuti ang Diyos para sa problema mo. Amen? Yung problemang hindi mo kayang lutasin, ang Diyos kayang-kaya niyang gawin. Amen? Purihin natin Panginoon. Hallelujah. So, the problem is that we cannot allow God to do His job. Hindi natin minsan hinahayaan ang Diyos yung magtrabaho para sa atin. Bakit? Gusto mo, gawin mo na lahat. Amen? Gusto mo, kayanin lahat. No? Kahit anong pagkakaya natin, no? Kapag hindi natin sinamahan ng pananampalataya, wala tayong magagawa. Amen? Sabi nga, kulang ating kakayahan. Meron tayong mga kahinaan. Kaya dapat, sa lahat ng pagkakataon, ipagkatiwala natin sa Diyos. Amen? So, ganito. Minsan, meron tayong sakit. Meron tayong sakit, meron tayong karamdaman. Then we worry a lot. Bakit? Kapag may nararamdaman kang kasakit-sakit sa katawan, sabihin mo, nako, kailangan ko na magpa-doktor. No? Nako, meron akong nakakapangbukol, baka cyst na to, baka cancer na to. So kailangan ko nang magpa-ospital. So pupunta ka ngayon sa ospital, di po ba? At sasabihin sa'yo, Brad, cyst yan, kailangan nating operahin. No? Kailangan nating operahin 'yan. Minsan sasabihin pa sa iyo, cancer na 'yan. So, ngayon, yung akala mong okay lang naman 'yun kasi bukol lang, mas lalo ka ngayon nag-alala. Amen po ba? So, dati pumasok sa ospital, wala kang high blood, na high blood ka na ngayon. Bakit? Kasi opera, so kailangan operahan. So, minsan at the end, dahil nagre-rely tayo doon sa kaalaman natin, yung sinasabi ng mga kasama natin, ah, pa-hospital ka na. Kayang-kaya ng doktor yan. Sige. Kayang-kaya ng doktor yan. Magaling ang mga doktor dito. Kayang-kaya. But at the end of the day, sasabihin ng doktor, ginawa na po namin ang lahat. Ipagpasa Diyos na lang po natin. Di po ba? O, titignan yung logic. Inuna natin yung doktor, sinunod natin yung mga sinasabi ng mga kasamahan natin. Pero at the end of the day, sasabihin ng doktor, ginawa namin lahat, pagpasa Diyos na lang natin. Ibig sabihin, dapat unahin muna natin ng Diyos. Then, hayaan mong pag nagpunta ka ng ospital, ang Diyos ang magtuturo kung sino yung doktor niyang gagamitin. Ang Diyos ang magagabay doon sa doktor na mag-oopera upang tanggapin natin yung kagalingan. Amen po ba? So, ibig sabihin, dapat lagi nating unahin ang Diyos. No? Huwag yung doktor muna, then saka natin, Diyos ko po, maawa po kayo. Wala na eh. Nahuli na. Kaya dapat unahin muna natin ng Diyos because kapag inuna natin ang Diyos, tiyak yun. Tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. So, it is because of lack of faith. That's why we worry. We worry because we don't trust His promises. Kaya tayo nag-worry sapagkat kinakalimutan natin yung pangako ng Diyos sa atin. Natin napapakinggan every time tayo mayroong gawain. Kinakalimutan natin yung pangako ng Panginoon every time na tayo nagbabasa ng Biblia. Kinakalimutan natin yung pangako ng Diyos every time na tayo nakikinig ng homily. No? We tend to forget the promises of God. Kapag nakalimutan mo yung promise ng Panginoon sa buhay mo, kunting problema lang dumarating sa atin, nagwo-worry ka na. Bakit? Kasi hindi mo pinahahawakan yung salita ng Diyos. Amen? Halimbawa, dumarang ka ng problema, no? Dumarang ka ng matinding problema, at sa tingin mo wala ka ng kasama. Pero kung naalala mo yung salita ng Diyos na sabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan, magkakaroon ka ng panibawang kalakasan. Magkakaroon ka ng panibawang pag-asa. Bakit? Hindi ka pala nag-iisa. Meron ka palang kasama. Meron ka palang Diyos na laging nandyan, naggagabay at gumagabay at tumutulong sa atin. Ayun po ba? Purihin natin ang Panginoon. Sabi niya, if you remain in me and my words remains in you, ask
whatever you wish, it shall be given unto you. Kapag tayo na patuloy na nanatili sa Diyos at ang salita ng Diyos, patuloy na natili sa atin, pinangahawakan natin yung kanyang salita, no? Anumang dumarating sa buhay mo, hindi ka basta-basta matitinag. Hindi tayo basta-basta panghihinaan ng loob. Hindi tayo basta-basta nag-aalala bakit kasama natin ang Diyos. If God is with us, who can be against us? Kapag Diyos sa ating kasama, kapag ang Diyos panig sa atin, sino ang laban sa atin? Amin po ba? Yun yung dapat nating laging panghawakan. At katulad narinig natin kanina na walang lingkod ng Diyos ang kanyang pinababayaan. In times without, in times limitado yung ating pangunawa, bakit nangyayari mga bagay sa buhay natin, but at the end, ipinapakita ng Diyos na siya'y mabuti. Amen? At then pinapakita niya na siya'y mas marunong kaysa sa atin. Amen? So, we continue to trust in His words. We continue to trust on His promises. Napakaraming pangako ang Diyos sa atin. No? Ano ang sabi ng Panginoon? My plan for you is to prosper you and not to harm you, sabi sa Jeremiah. Ito yung pangako ng Diyos. No? Na tayo ay managana at hindi maghirap. Kaya kung ikaw ay naghihirap, huwag mo angkinin yung kahirapan na yun. Bakit? Hindi yan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, ang bawat isa sa atin ay managana. No? Kapag ikaw ngayon ay nanlulumo, pinanghinaan loob, hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay panghinaan. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay manlupaypay. Bakit? Tayo ay mananagumpay. No? Because God has not given us the spirit of timidity but the spirit of courage. Yun yung gusto ng Panginoon. Kapag alam natin yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, anumang mangyari, hindi tayo basta-basta mawawala at panghihinaan ng loob. Amen po ba? Kaya napaka-importante na we continue to remain in the presence of God. We continue to remain in His words. Kaya nga, di ba, so dun sa John, sabi niya, ako ang puno, no? Kayo yung mga sanga. Dapat ang sanga ay nakakabit doon sa puno. Ano ang gusto nyo? Yung nakasabit o nakakapit? Nakakapit. Kasi, di ba sa Pilipinas, kapag nakasabit ka lang, konting lubak lang, laglag ka, di ba? Pag nakasabit ka lang sa jeep, no? Kahit na naka-necktie ka pa, nakasabit ka sa jeep, nakasabit ka lang, pag nalubak yung jeep, kasama ka sa malalaglag, no? Pero kapag nakakapit ka, no? Ibig sabihin, nasa loob ka, kahit anong mangyari, hindi ka malalaglag. So, kapag ikaw ay nakasabit, naka-jumper ka lang, every time wala kang kuryente, bakit pagdaan ng Meralco, tatanggalin mo ngayon yung jumper? Pero kapag ikaw ay nakakabit, tuloy-tuloy ang daloy ng biyaya ng Panginoon. Amen? Kapag tayo nakakabit, tuloy-tuloy ang biyaya ng Panginoon. Di ba? So, kapag ikay nakakabit, wala kang alala. Kahit dumating man yung Meralco, alam mo, ilaw ka pa rin. Sa buhay natin, kapag tayo nakakabit, mga kapatid, hindi tayo mag-aalala sapagkat tuloy-tuloy ang daloy ng biyaya ng Panginoon. Amen? Nandun tayo sa grasya ng Diyos. Nandun tayo sa kanyang malabay na pakpak. At hanggang tayo nasa malabay na pakpak ng Diyos, ang pangako ng Diyos, katulad sa lagi nating binabanggit sa Salmo 91, no? Kahit anumang mangyari, kahit na mabuwal man ang 1,000 tao sa ating paligid, anong pangako niya? Hindi ka maano. Hindi tayo maano. At sapagkat hindi tayo maano, ibig sabihin, hindi tayo mag-aalala. No? Wala tayong pangamba. Sapagkat andon yung patuloy na proteksyon at patuloy na pagkalinga ng Diyos sa bawat isa. Amen. Purihin natin Panginoon. Hallelujah. So, we worry because we don't know Him much. Hindi natin masyadong kilala misa ng Diyos. No? Sabi sa verse 28, and why you worried about clothing? Ang sabi dito sa verse 28, hanggang anong oras po tayo? Alas 5 lang po. So, bilisan natin. So, ang sabi rito, sa verse 28,
And who you by being worried can and why are you worried about clothing? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil nor do they spin. Yet I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will He not much more clothe you? So ibig sabihin, kapatid, higit tayong mas mahalaga kaysa namang bagay na nilikha ng Panginoon. Amen? Kung ang mga ibon ay pinapakain ng Diyos, kung ang mga bulaklak sa parang ay pinapatubo ng Panginoon, ikaw pa kaya, tayo pa kaya na nilikha ayon sa wangis ng Diyos ang hindi niya samahan at pagpalain. Amen? So, kapatid, higit kang mas mahalaga. Tatandaan natin yan na tayo ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. At hindi kalooban ng Diyos ang maghirap tayo. Hindi kalooban ng Diyos na tayo manlupaypay. Hindi kalooban ng Diyos na tayo mabaon sa utang. Pinipili lang natin yung ganong kalagayan, pero ang Diyos ayaw niyang mangyari sa atin ang buhay na ganon. Amen? Purihin natin takilang Yahweh Shaddai. So, look at the birds, your heavenly Father feeds them. Pinapakain ng Diyos ang mga ibon. Ikaw pa kaya ang hindi pakainin ng Diyos. Amen? So, our God never sleeps. He never slumbers, sabi sa Psalm. Di ba yung kantang, He never sleeps, He never slumbers. Hindi natutulog ang Diyos. So, sa verse 32, sabi ron, your heavenly Father knows that you need all of these things. Sabi nga, kahit hindi mo hingiin sa Panginoon, alam niya kung ano yung ating pangailangan. Pero bakit kailangan pa rin natin magsulat sa prayer request? Bakit kailangan pa rin natin dumulog sa Diyos kahit alam niya kung ano pangailangan? Para tayo lumapit sa Kanya. Amen? Para tayo'y lumapit sa Kanya. So, tomorrow has its own trouble. Yung bukas, mayroong kanyang sariling problema yan. No? So, hayaan mong yung problema ang mamroblema sa atin kung paano tayo mamroblema. Ang gulo, no? Pero hayaan natin yung problema ang mamroblema sa atin kung paano tayo mamroblema. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, hindi dapat tayo mamroblema sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen? So, how we can have a worry-free life? So, have faith in God. Tayo ay dapat magtiwala sa Diyos. Sabi sa verse 30, but if God so clothes the grass of the field which is alive today and tomorrow is thrown in the furnace, will He not much more clothe you, you of little faith? So dapat pala, lakihan natin yung ating panampalataya. We have to exercise our faith. Magtiwala tayo sa Diyos. Ibigay natin yung pagtitiwala sa Kanya na kaya niyang gawin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Amen? Ipagkatiwala natin sa Diyos yung ating mga pangangailangan. Ipagkatiwala natin sa Kanya yung ating mga inaasahan. So, have faith in God. Maraming tao ang nag-aalala sapagkat minsan hindi nga tayo natin pinapractice yung faith natin. Mas madalas ang nakikita natin ay yung bagay na masama. Madalas ang lagi nating ilalagay sa ating isipan o sa ating balintataw yung mga bagay na nakakatakot o nagbibigay ng takot sa atin. Pero anong sabi ng Diyos? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na yung inaasahan. Kung gayon, ano ba yung inaasahan mo sa Diyos? Siyempre kapag sinabi mong meron kang bagay na inaasahan sa Diyos, ang inaasahan natin sa Diyos ay yung mabuti. Amen po ba? Sabi nga ni San Pablo, think of what is noble. Think of what is good. No? Think of what is righteous. Ano mga bagay na mabuti? Yun ang ilagay natin sa ating isipan. Ano yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo? At yun ang iyong paniwalaan. So, kapag yun ang iyong pinapaniwalaan, yun yung ating inaasahan, dapat ilagay natin lagi sa ating isipan, sa ating balintataw, na lahat ng bagay na yun ay tila baga andyan na at ang kinin mong andyan na nga. Yun yung pananampalataya.
Sapagkat kapag inaangkin mo, yung mga bagay na inasahan ay andyan na. Bahala na ang Diyos, no? Na ipatupad yung mga bagay na asahan natin sapagkat sabi nga, walang imposible sa Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. So, how we can have a worry-free life? Be anxious for nothing. Sabi sa Philippians 4:6-7, sabi rito, be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known to God. So kaya nga kanina, itinaas na natin mga prayer request natin. Ibinigay na natin sa Diyos. At kapag ibinigay mo na sa Diyos yung prayer request mo, huwag mo nang isipin kung paano darating yon. Sapagkat hindi mo na problema yon. Ang Diyos na ang bahala kung paano makakarating yung hiningi mo sa Kanya. Bakit? Madalas kasi gagawa tayo ng prayer request. Ngayon, ang tanong mo ngayon kapag naihulog mo na yung prayer request, paano kaya ibibigay ng Diyos yung house in lot ko? Diba? So, wala akong trabaho, paano kaya ibibigay ng Diyos yung bagong trabaho? Diba? So, kapag ibinigay mo sa Diyos, pinagkatiwala mo sa Diyos, hayaan mo na siya ang magtrabaho para sa'yo. Sapagkat kapag ipinagkatiwala mo yon, malalaman mo na lang habang nagpapatuloy ka sa buhay mo, gumagawa ka ng ayon sa kalooban ng Diyos, unti-unti nakikita mo na yung manifestation ng prayer request mo nagkakaroon ng kaganapan sa buhay natin. Hindi natin alam kung paano, pero ang Diyos mas alam niya kung paano gawin ito. Amen. Purihin natin Panginoon. Hallelujah. So, why we don't have to worry? Bakit hindi tayo dapat mag-ala? Because we cannot add a single hour in our life by worrying. No? Hindi tayo makadagdag ng kahit isang minuto sa buhay natin dahil sa pag-alala. Kung may problema sa Pilipinas, sa tingin mo kaya may magagawa ko, halimbawa may sakit ang anak mo, sa tingin mo kaya sa pamagitan ng pag-alala mo, gagaling siya? Hindi. Ang gawin mo, sabi ng tinuro sa atin ng Panginoon ngayon, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be known to God. Lumuhod ka at manalangin, hingi mo sa Diyos ang kagalingan ng anak mo. No? Sapagkat, sabi nga, kahit malayo man ang anak mo o ang kamag-anak natin, pero ang kamay ng Diyos mahaba para abutin siya. Kasi kung mag-aalala ka, hindi ka kakain dito, hindi ka magtatrabaho ng maayos, no? Pauwiin ka sa tingin mo, kaya kahit may sakit ang anak mo, mapapagaling mo siya kapag umuwi ka sa Pilipinas. Hindi rin po, di po ba? So, ipagkatiwala natin sa Diyos. Amen. So, we don't have to worry because God knows our needs. So, casting all your anxiety in Him because God cares for you. Ang sabi sa 1 Peter 5:7, casting all your anxiety, lahat ng ating kinakabalisahan, yung burden natin, ibigay natin sa Panginoon because He cares for us. Amen. So, sa panghuli, sabi sa verse 33, but seek ye first the kingdom, His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, seek ye first. Hanapin natin yung pinagmumulan ng biyaya. Gusto natin pagpalain, hanapin natin yung pinagmumulan ng pagpapala. Gusto mo ng kagalingan, hanapin mo yung pinagmumulan ng kagalingan. Amen? Gusto mo ng kapayapaan, hanapin mo kung saan nagmumula yung kapayapaan. At matatagpuan natin ito kay Kristo. Amen? So kapag natagpuan natin si Kristo ay parang katulad ng kayamanan. No? Katulad ng kayamanan na kapag natagpuan mo, iiwanan mo lahat, makamtan mo lang yung kayamanang natagpuan mo. At kapag natagpuan mo si Kristo, natagpuan natin si Kristo ang siya nagahari sa buhay natin. Mga kapatid, no? Everything shall follow. Susunod at susunod ang pagkapala ng Diyos. Sapagkat tapat ang Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba natin sa lugar na ito. Amen? Tayo po lahat ay magsitayo. Sabihin nyo nga, now I know. Now I know. God cares for me. God cares for me. Why I will be worried. Sabihin niyo nga ulit. Now I know. Now I know. God cares for me. God cares for me. Why I will be worried. Why I will be worried.
Ngayong alam natin na ang Diyos ay nagmamahal. Iniisip ka, inaalala ka ng Diyos, inaalala tayo ng Diyos. Bakit tayo mag-alala? Ayaw na tayo mag-alala? Ayaw niya na tayo ay pinanghihinaan, ayaw niya tayo nalulupaypay. Ipagkatiwala natin sa Kanyang lahat. Amen. Lahat ng mga problema natin ngayon, ibigay mo sa Kanya. Sapagkat sapat ang biyaya at habag ng Panginoon. Yes, Lord. Kapatid, sapat ang habag at biyaya ng Diyos sa buhay mo. Oo, hindi mo kaya. Oo, ang daming pinagdadaanan. Hindi mo talaga kayanin, kapatid. Pero ito ang dapat nating panghawakan. Panghawakan mo yung pangako ng Panginoon na sapat ang kanyang pagkapala para sa'yo. Yes, sapat yung kanyang biyaya para sa'yo. Yes, Jesus. Tingnan mo yung kalakihan ng Diyos sa buhay mo. Mas malaki siya, kapatid, kaysa problema ang hinaharap mo ngayon. Mas malaki siyang higit kaysa ng bagay na pinagdaranan mo ngayon. Ang kailangan lamang natin lumapit sa Kanya, hanapin natin siya. Jesus. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumaban. Narin siya't lumaramay, ang Panginoon tapat kailanman. Kung ika'y nalalamin, wala kang malapitan. Gawin nating panalangin ang awitin. Sa iyo'y pinapasa, alalahanin mo sana, pinamahal ka niya, ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y dinag-iba, di tulad ng iba, ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nanlalamin, kung ika'y nanlalamin, wala nang malapit. Walang malapitan para makadaitin. Sa iyo'y pinapasa, alalahanin mo sana, pinamahal ka niya, ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Biyaya niya na ba? Biyaya niya na ba? Sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba, ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Biyaya niya na ba? Biyaya niya na ba? Alalahanin mo sana, binabahal ka niya.
lagi sa buhay namin. Kahit pa Ama, lahat ng narito na mayroong karamdaman. Minsan pa, O Diyos, ipamalas yung mga katapatan na sila ipagalingin mo laulo hanggang talampakan, Panginoon. Ang mga dumaranas sa mga tuwing problema, pagsubok, kayo na rin ay sayo, O Diyos, na walang bagay na imposible sa iyo. Pagpalayin niyo po ang bawat isang narito. Pagpalayin niyo po, Panginoon, at abutin, maging ayong mga kamag-anak, normal sa buhay, sa mga naroon, abutin niyo po sila, O Diyos. Pagpalain ang bawat isa narito, manatili sa amin ang kapayapaan, manatili sa amin ang pag-asa, manatili sa amin o siyang pagtitiwala, at nawa'y hindi na maghari. Kailanman, anumang bagay na pag-alala, sapagkat Panginoon, laging nandiyan ka. Tiyatas din po namin sa mga sandaling ito, ang mga kapatid, na humingi ng kagalingan, kayo po nakakala o Diyos ng kalang mga pangalan, sa lahat ng mga nakasulat, sa prayer request na ito at maging sa mga humingi ng spiritual deliverance para sa safe travel, para sa humingi ng trabaho, bagong trabaho, pinagkakatiwala namin sila sa inyong Panginoon. And for the souls, para sa mga kaluluwa, sila po iyong akapin, O Diyos, sa iyong kaharian. At para sa humingi ng, para sa mga nagpapasalamat, patuloy pa silang pagpalain, patuloy po silang samahan. At sa mga kaarawan, patuloy pagpalain ang kanilang mga buhay at patuloy po sa mga paglingkod sa inyo. Salamat po Diyos sa biyaya po ninyo. Salamat sapagkat napakabuti niyo. Salamat sapagkat minsan patinuruan niyo kami sa araw na ito na sa lahat ng bagay, ito ay yung pagkatiwala sa inyo. Huwag kami wala ng pag-asa. Huwag kami mag-ayala sapagkat Panginoon, ikay lagi namin kasama. Sa iyo lamang lahat ng papuri, parangal magsamba, magpakilaman sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. And amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo maghawak-hawak ng ating kamay at ating pasalamatan sa Yahweh Shaddai as we sing. Give thanks to the Lord our God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sing, give thanks. Give thanks. With a grateful heart. With a grateful heart. Give Him thanks. Give thanks to the Holy One. Give Him thanks. Because He's given. Because He's given. Jesus Christ. Jesus Christ. His only begotten Son. Jesus. Once again. Let us give thanks. With a grateful heart. With a grateful oh, we give You thanks. To the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His only begotten Son. Everybody sing it now. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, once again, let us declare it, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Thank you, Lord, I'm rich because of what the Lord has done for us. Be God, let us crown Him, the King of Kings and the Lord of Lords. Crown Him, Lord of Lords. Hallelujah. Wonderful. Counselor. Lord. Almighty God.
King of Kings and the Lord of Lords. Beloved people of God, as we lift up our hands to the Lord, let us crown Him the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus Christ. Hallelujah! Minsan pa, malakas na palakpak. Papuri sa ating Yahweh sa day. Yung palakpak na wala ng worries. Amen. Don't worry, be happy. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon, sa ating minamahalang kapatid, si Brother Mike Sendon, sa napakagandang mensahe na mula sa ating Diyos na buhay. Amen. Lahat ba ay pinagpala? Amen. Lahat mga pinagpala, samantalang magsiupo at atin pong pakinggan ang ilang mga announcement. Palala na ihatid na ang ating minamahal na coordinator, si Brother Edward D. Guzman. Purihin ang Diyos na buhay! Tayo po ang sponsor sa Tagalog Mass ngayong araw na ito. Magsimula po ang Tagalog Mass sa 6:30. At bukas din po, tayo rin po ang sponsor sa paglilinis po ng main church. Gayun din po ang parish hall. Kung may time po kayo bukas, alas 9 po yun hanggang alas 12. So, sa susunod din po na Biyernes, wala pong gawain. Nandun po kami sa Alain. Yun po yung anniversary ng Alain. Ang lahat po ng gustong pumunta, ang nice po ay magpalista lamang po sa bandang likuran. Dun po sa ating membership table. Yung pong walang pamasay, sasagutin na rin po namin yan. May bus po yan. Na, ano. Yung wala lang po talaga ang pamasay. Aga sa second week po nandun din po kami sa Dubai diocesan po yung po yung celebration din po ng Dubai. So sa third week na po tayo magkita-kita. So third week and fourth week may gawain po dito sa Sharjah. Meron din po tayong Bible sharing every once a month lang po to sa Saturday, this coming Saturday, March Saturday po yon, second week, 8 o'clock onwards po. So, magkita-kita po tayo sa third week po. God bless us all. At yung schedule po natin, nasa bandang likuran, kumuha lamang po. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah.
At tayong lahat ay magsitayo at patuloy na magpuri sa ating Yahweh Shaddai. Tunay nga mga anak ni Yahweh Shaddai, hindi nag-aalala sapagkat sa gitna ng kawalan, hindi ako mawawalan. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Sa gitna ng kawalan, hindi ako mawawalan. Sapagkat sa Yahweh Shaddai, ang aking kagap. Sa gitna! Sa gitna ng kawalan, hindi ako mawawalan. Sapagkat sa Yahweh Shaddai, ang aking kagap. Ang Panginoon! Ang Panginoon, ang aking pastor. Pinag-iingatan ako kalubusan. Ako'y hinay sa mainam na pastulan. Pagin sa buhay ko ay kapayapaan. Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan. Sapagkat sa El Shaddai ang aking kagat. Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan. Sapagkat sa El Shaddai ang aking kagat. Paningin na labak man ang tata. Wala akong sindang, wala akong sindang. Siya'y kasama ko, siya'y kasama ko. Ang pangyak kong ang siyang gabay ko, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, tangan niyang pamalo. Ang gula ko sa gitna ng kawalan, sa gitna ng kawalan. Di ako mawawala sapagkat siya'y siya'y ang aking kagapan. Sa gitna, sa gitna ng kawalan. Di ako praise the Lord! Hallelujah! Gawa ka kita solid, di magpupulang sa pagka at higit pa. Biyaya ko'y sagaraan ng maapang sa pagka at higit pa. Sa pagka sa lahat kong makakainan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang kapahigit pa. Diyos sa buhay ko, pagkagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang kukurihin. Ang pangalan ko ay tatakilain. Wala na sa'yo may hahambing. Ang gamit ko'y iyong bibig. Bisan pa, ang kailangan! Ang kailangan ko ay pag-ibig. O Diyos sa buhay ko, o Diyos sa buhay. Ang kagalakan mo, ang kagalakan, kalakasan mo, kalakasan mo. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang kukulihin. Ang pangalan mo ay tatakilain. Wala na sa'yo'y may hahabing. Sinong pinagpala atas ang kamay? Langit ang aking nadarama. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling kayawes, ang puso ko, ang puso ko, sumisigla. Kapag sa'yo'y sumalangin, langit ang aking nalarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Praise the Lord! Hallelujah! Glory! O Panginoon, aking kalakas, aking kalakasan, aking kalakasan. Iniibig kita, iniibig kita. Sino? Si Yahweh. Ang batong di matitibay. Sumayo, sumayo, sumayo. Come on. O Panginoon, O Panginoon, aking kalakasan, aking kalakasan. Iniibig kita, iniibig kita. Isigaw, sino? Si Yahweh. Ang batong di matitibay. Come on. Ooh. Taas ang kamay ng mga answered prayer.
Lumundag, lumundag! Purihin ka, Diyos! Purihin ka, O Diyos, sa awit na tagumpay. Sa awit na tagumpay. Yes! Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Yahweh. At mayroon po tayong, praise the Lord, biyaya dyan sa likod. Bago tayo lumabas, mayroon pong pasasaluhan dyan. At pasasalamat po ito ng nanay ni Sister Leia sa kanyang kaarawan, si Nanay Pinay. Ayan, si Nanay Pinay. Happy birthday po, Nanay Pinay. Maraming maraming salamat. Magkikita po tayo sa Banal na Misa pa 6:30 po. See you po and God bless.